Matapos ang kaduda-dudang pagkatalo ni Virgel Vitor kontra sa Japanese fighter na si Suzuki noong August 24, 2023. Ay naikasa ang sumunod na laban ni Vitor noong March 8, 2024 kontra sa rank number 1 super featherweight ng South Korea na si Tae Sun Kim para sa bakanting WBO Oriental Super Featherweight title. Isang malaking pagsubok ito para sa ating pambato na si Virgel Vitor sapagkat bukod sa rank number 1 si Tae Sun Kim sa bansang Korea ay nakalalamang din po ito pagdating sa tangkad at haba ng mga braso. Ito ay may taas na 5'9 samantalang si Virgel Vitor naman ay mayroon lamang taas na 5'6. Dagdag pa dito, si Tae Sun Kim ay mayroong 73% knockout ratio na ang ibig sabihin sa 11 panalo nito ay 8 dito ang hindi pinalad makatapos ng huling round. Gayunpaman, kung pagbabasihan naman ang karanasan ay nakalalamang naman dito ang ating pambato sapagkat si Virgel Vitor ay may kasalukuyang record na 21 wins, 14 by a knockout at 3 talo. Sa paglipad ni Tae Sun Kim sa Pilipinas ay bitbit nito ang katiyakan na may uuwi nito ang titulo samantalang hangad naman ang ating pambato na makamit ang tagumpay sa harap ng mga kababayan nito. Sa pagsapit ng mismong laban ay tila ba sinusukat pa nila ang kakayahan ng bawat isa. Nakakapagpatama ng pailan-ilan ng mga jab si Tae Sun subalit nasasagot naman ito ni Vitor. Both of them are come forward fighters. Second time that Virgel Vitor faced a Korean partner. Yeah. All title. And I think he failed to title on this. Certainly. There you go. They're standing both nice. Pockets partner. Oh, quick up. Partner Vitor did predict a KO victory. Cool compared to other nights. Sitting up right there with hooks from Virgel Vitor. Body shot by Vitor forces Tae Sun Kim to cover up. And of round number 1. Sa nakalipas na laban ni Vitor kung saan natalo ito ng Japanese fighter ay nangako ito na mas paghuhusayan pa nito ang mga susunod na laban at sisikaping makuha ang bawat tagumpay sa pamamagitan ng knockout. Nice body by Vitor. He's different right now. He has this single goal. Subalit pagsapit ng round 2 ay bumagsak si Vitor nang tamaan ito sa mukha ng counter right hook ni Tae Sun. Kita na nasaktan si Vitor sa tirang iyon. Subalit pinilit pa rin itong makipagsabayan kay Tae Sun. That shot by Tae Sun Kim rocked Virgel Vitor also. Hanggang maya-maya pa ay isa na namang right hook ang lumanding sa mukha ni Vitor. Muling nasaktan ito kaya naman agad itong pinaulanan ng mga suntok ng Koreanong si Tae Sun at sa pagkakataong ito ay tuluyang bumagsak ang ating pambato. Sa pagkakataong ito ay nasa binid na ito ng pagkatalo at tila ba muling mabibigo si Vitor sa kanyang pangako na makuha nito ang tagumpay. Mabuti na lamang at pumabor dito ang sitwasyon at nailigtas ito ng pagtunog ng bell. Subalit kapansin-pansin ang pinsalang na idulot nito kay Vitor kaya naman hindi na nito alam ang kanyang magiging kapalaran sa mga susunod na round. Built up on that punch, followed through, and sent Virgel Vitor rocking and just, wow, amazing, phenomenal. Both of them have knocked each other. Dumayong is a heavy puncher. 4 of his fights ended in KO, 4 of his last fights, but certainly Virgel Vitor. Sa pagsapit ng round 3, ay nagmamadaling sumugod si Tae Sun na akala mo ay toro. Marahil batid nito na hindi pa masyadong nakaka-recover si Vitor dulot ng pinsala nito noong round 2. At ito ang magandang pagkakataon upang katayin nito ang Pinoy. We
we know is also a knockout artist. Don't blink, partner. Don't blink. I won't, partner. I've made that mistake in the previous round. I think both of the fighters will probably go inside and try to finish. A bit of tentativeness from both of them. Kim on this round, partner. A double jab by Tae Sun Kim. Vitor excellently moving out. Like Sir Podot said, they always want to bring exciting fights. Oh, that's true. Subalit nakabibilib na mabilis na nakarecover si Vitor at muli nitong naibalik ang momentum ng kanyang laro sa round 3. Oh, they're body shots by Virgel Vitor. Oh, counter by Tyson Kim. Oh, there you have it. Another uppercut and hook by Virgel Vitor. Tae Sun Kim clinches Virgel Vitor. I think Kim is playing possum and he is trying to have a counter game. Overhand by Virgel Vitor. Oh, nice counter by Kim. What a slugfest. Definitely. Oh, wow. Just no holding back for these two boxers. 10 seconds. 10 seconds of this round, partner. It's just all action. Virgel Vitor with that overhand. Same timing as that left by Tyson Kim. End of round number 3. Tila ba nayanig ang paligid? Dahil sa hiyawan ng mga manonood dahil sa ganda ng laban na kanilang nasasaksihan. Sa pagsapit ng round 4, dahil sa bilis ng recovery ni Vitor, ay unti-unti na nitong nakukuha ang takbo ng laban. Subalit, patuloy pa rin naman na nakakasagot ang Koreano. Jab to the body by Vitor. Pero partner, napapansin mo, Tyson Kim is trying to bait what you said so that he can counter. Oh, body shot. Nice upper by Vitor. But kudos to Tae Sun Kim. He is pretty much composed. Oh, certainly. Fight, partner. Certainly. A man's also for him, ano? He's able to pivot out of harm's way. Nice exchange for both fighter, partner. Wow, what a slugfest! A counter upper hook by Vitor. Trying to penetrate that guard by Tyson Kim. Nice body punches by Vitor. Overhand again by Vitor. Vitor again. Body shot by Kim. Oh, that hand hurt Vitor again. That right sneaky left straight. I mean the right straight. A minute to go from four, partner. That overhand did caught Vitor again. Oh! Maya-maya pa, isang sugot sa kaliwang kilay ang napansin ng referee kay Vitor. Kaya naman, agad itong tiningnan ng ringside physician. Of course, a moment here to look at the cut. I think that was a result of a clash of heads, partner. Yes, it was a result of a clash of head earlier on the fight, partner. Sa pagpasok ng round 5, ay kita sa parehang manlalaro ang pagod at hirap. Subalit, mahaba pa ang nalalabing oras at kailangang tibayan ang puso ng bawat isa upang makamit ang tagumpay at hindi masayang ang kanilang pinaghirapan sa panahon ng kanilang pagtitraining. Again. 1-2, big. You're definitely right. He must do that thing. He must tell Vitor just so he's not a stationary target, no? Shout out Rodelo and Kim. You see? Oh! Huge jab! You call an open stance, partner. May mga boxers talaga nagpe-prefer niyan kasi mas madali sumuntok for them. Oh! A counter right by Vitor. End of round number 5.
Sa pagpasok ng round 6 ay agad na umatake si Vitor. Tila ba nasa isip nito na kailangan nang tapusin ang laban at tuparin ang pangako nito sa kanyang mga taga-suporta. We're heading the halfway through. An overhand right by Vitor again. Stun Kim. Virgel Vitor trying to overwhelm Kim, hitting him up top to cover up, for him to cover up, partner. He's trying to outmuscle Kim on this up. Parrying that jab and countering with another jab. Subalit, hindi madaling kalaban ang Koreanong si Tae Sun. Kaya naman, muling naging mahirap ang takbo ng round para kay Vitor. Boxer did get knocked down on this fight already. That stiff jab by Vitor followed up by that hook. By that straight, sorry. Oh! Vitor sensing that. But a quick counter by Tae Sun Kim. What a great chin for this Korean partner. Itong si Tae Sun Kim also lands with that left overhand, no? End of round number 6. Sa pagpasok ng round 7 ay dito na tuluyang ginulat ni Vitor ang mga manonood. Vitor of the Philippines against Tae Sun Kim of the South Korea. Naku, huwag ninyong mabalitin yung daplis. Minsan yung mga daplis na suntok, yun yung... Masakit pa rin yun. Masakit. I mean, speed is power, partner. So it doesn't mean na hindi bumabaw yung suntok, hindi yun malakas. Alam mo, partner, if you could see the face of the protagonist on... Oh! Nang magpakawala ito ng 1-2 combination na agad na tumama sa mukha ni Tae Sun. Muling dumagundong ang paligid dahil sa lakas ng sigawan ng mga manonood. Sa sobrang lakas ng suntok ay agad na bumagsak si Tae Sun sa ibabaw ng lona. Agad naman itong binilangan ng referee. Sa pagbibilang ng referee ay tinangkapan ni Tae Sun na paglabanan ng pinsala. Subalit, bagamat kaya pang lumaban ang utak nito ay pinagkaanulo naman ito ng kanyang katawan. At dito ay tuluyan ang nagtapos ang laban. Dito ay nakuha ng ating pambato ang tugumpay via 7th round knockout. Sa laban na ito, maganda ang pinakita ng Koreano na si Tae Sun, lalo na noong pabagsakin nito si Vitor sa round 2. Subalit, nalampasan ito ng husay at determinasyong manalo ng ating pambato na si Virgel Vitor. Kaya naman, nakuha nito ang tugumpay. Congratulations pala sa ating pambato na si Virgel Vitor. At nawa ay siya na ang ating susunod na world champion. Para naman sa mga hindi pa nakakakilala sa ating bida, ay maaari nyo pong panoorin ang documentary video ni Vitor na makikita sa description ng ating video. Kung nabitin ka naman sa ating video, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po!